bagoong superpowers sa totoong buhay. Enjoy! Ang una sa ating listahan ay si Lee Tolin, ang kilala bilang The Magnet Man. Maraming mga tao sa buong mundo ang merong kakayahang makamagnet ng mga bakal gamit lamang ang kanilang katawan. Ngunit isa sa mga tao na merong makapangyarihang kakayahan para makapagmagnet ng mga bakal ay si Lee Tolin. Kayang imagnet ng kanyang katawan ang kahit anumang uri ng gamit na may bakal tulad ng kutsara, kawali, steel bar, kutsilyo at iba pa. Talaga ngang kahanga-hanga ang kakayahan ni Lee Tolin. Ngunit ano nga ba ang eksplanasyon kung paano nakamit ni Lee Tolin ang kanyang superpower? Base sa pag-aaral ng mga scientist galing sa Malaysia's University of Technology, natuklasan nila na ang balat ni Lee Tolin ay merong high level of friction na nakakalikha ng malaking suction effect. Tunay nga na kahanga-hanga ang kanyang superpower. Ang pangalawa sa ating listahan ay si Daniel Browning Smith, o kilala bilang The Rubber Boy. Si Daniel Browning Smith ay isang American contortionist, actor, television host, comedian, sports entertainer, and stuntman na may ituturing na the most flexible person in the world at nakakanyang katawan sa kahit anong posisyon, at ang pagiging flexible ng kanyang katawan ay parang goma ay sobrang nakakamangha. Ngunit ano nga ba ang eksplanasyon kung paano niya nakamit ang kanyang superpower? Ang kanyang superpower ay na-develop sanhi ng physical condition na hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, na isang uri ng genetic mutation na pinapalambot ang mga buto ng tao. Lumilikha ito ng sobrang sakit, ngunit sa kaso ni Daniel ay hindi na siya masyadong nasasaktan. Ang pangatlo sa ating listahan ay si Shi Liliang, o mas kilala natin sa pangalan na The Waterman Runner. Nasubukan mo na bang tumakbo sa tubig gamit lamang ang bilis at lakas? Marahil ay hindi ka makapaniwala sapagkat sa kung fu movies mo lang ito mapapanood. Ngunit nagkakamali ka sapagkat merong tao ang kayang maglakad sa tubig sa totoong buhay. Ito ang superpower ni Shi Liliang na kayang tumakbo at maglakad sa tubig. Si Shi Liliang ay isang Shaolin monk na kayang tumakbo ng 125 meters o mahigit 400 feet sa ibabaw ng tubig. Ito ang pinakamahabang record sa pagtakbo sa ibabaw ng tubig noong 2015. Ngunit ano nga ba ang eksplanasyon kung paano nakamit ni Shi Liliang ang kanyang superpower? Nakamit ni Shi Liliang ang kanyang superpower sa ilang taon na training niya ng Shaolin Kung Fu magsimula pagkabata. Ang martial arts training ay masasabing pinapalakas ang katawan at pinapalabas ang nakatagong potensyal ng isang tao. Ang pang-apat sa ating listahan ay si Hai Ngok, ang taong hindi natutulog. Hindi ka ba makatulog? May insomnia ka ba? Napuyat ka ba ng 24 hours? Kung gayon ay wala kang binatbat sa taong ito sapagkat si Hai Ngok ay hindi kailangan ng kape para hindi makatulog sapagkat gising siya for 43 years. Katulad siya ng zombie sa mga pelikula na ating napapanood na hindi rin natutulog. Ang kaibahan nga lang ay totoong tao si Hai Ngok. Ngunit ano nga ba ang eksplanasyon kung paano nakamit ni Hai Ngok ang kanyang superpower? Si Mr. Ngok ay isang Vietnamese na ipinanganak noong 1942 at nagkaroon siya ng severe case ng insomnia.
kabaliktaran siya ng ibang tao na pagpuyat ay hindi nakakapag-isip ng maayos. Sabog at lutang ang utak, ngunit si Haingok ay kahit na hindi natutulog ng 43 years ay matino pa rin ang pag-iisip at nagtatrabaho araw-araw. Sa katotohanan nga, mga kanakers, ay nagwa-weightlifting pa siya. Ang panglima sa ating listahan ay si Stephen Wilshire. Siya ay kilala na merong perfect visual memory. Si Stephen Wilshire ay isang British architect. Kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang pambihirang talas ng kanyang memorya at kung paano detalyado niyang naaalala ang mga maliliit na bagay-bagay. Kaya niyang isulat, ipinta, i-drawing ang mga bagay-bagay na kanyang nakita kahit isang saglit lamang. Tulad na lang ng mga detalye sa building o di kaya sa isang lugar. Ngunit, ano nga ba ang eksplanasyon kung paano nakamit ni Stephen Wilshire ang kanyang superpower? Noong bata kasi si Stephen ay na-diagnose siya ng savant syndrome na kung saan ito ang naging dahilan para makilala siya bilang isang visual memory genius. Ang pang-anim sa ating listahan ay si Ratakrishnan Velu o kilalang the strongest teeth in the world. Si Velu ay isang Indian man na merong Guinness World Record bilang isang taong may pinakamatibay at malakas na ngipin sa buong mundo. Kaya niyang hilain ang isang tren na may kilong 260.8 tons o 574,964 pounds gamit lamang ang kanyang ngipin sa distansya na 4.2 meters. Kung sa tingin mo ay hindi ito mahirap, try mo nga kayang tanungin sa iyong dentista. Ang pangpito sa ating listahan ay si Wim Hof o mas kilala na ang taong hindi nakakaramdam ng lamig. Ang walang hanggang taglamig o winter ay walang panama sa taong ito sapagkat hindi siya nakakaramdam ng lamig o init. Siya din ang author ng libro na Wim Hof Method na tungkol sa pagsasanay ng katawan at utak para labanan ang masyadong mapangahas na temperatura. Ngayon ay sumasama siya sa isang hiking group kasama ang kanyang mga followers. Ang pangwalo sa ating listahan ay si Ben Underwood o mas kilala sa The Real Batman. Si Ben Underwood ay kilala bilang The Real Life Batman sapagkat kahit bulag siya ay kaya niyang maglaro ng video game, sumakay sa bike, mag-skate, umakyat sa kahoy at gawin ang iba pang bagay na parang hindi siya bulag. Ngunit ano nga ba ang eksplanasyon kung paano niya nakamit ang kanyang superpower? Siya ay ipinanganak na real-life Batman na merong bilateral retinoblastoma, isang uri ng kanser sa kanyang buong mata na sanhi ng kanyang pagkabulag. Ginagamit niya ang sound echo na tulad ng isang paniki sa kuweba na maihahalin tulad sa echolocation. Ang pang-siyam sa ating listahan ay si Michelle Lolito o mas kilalang Mr. Eat It All. Si Michelle Lolito ay isang French entertainer na kayang kainin ang lahat, pati ang rubber band o goma, bakal, yero, plastic at salamin kung sakali man na makasalubong siya ng kanyang kalaban ay siguradong kakainin niya ito. Ang pangsampo at panghuli sa ating listahan ay si Kevin Richardson o mas kilalang The Lion Whisperer. Si Kevin Richardson ay isang South African animal behaviorist at zookeeper na ginagawang hanap buhay ang pagtatrabaho kasama ang mga African animals. Kilala siya na merong madikit na relasyon sa mga hayop, pati na ang mga hayop sa gubat. Masasabing kayang-kaya din niyang makipag-usap at makisalamuha sa mga hayop kahit ang mga nakakatakot na hayop na tulad ng leon, tigre at hyena.